Ito si Quiz Ana ng Proud Diplomacy. At yung araw ito, ang simpleng kainan ang gagawin ko ngayon is magkikwento rin tayo tungkol sa mga nangyayari sa mundo this past few days at weeks sa tatlo yung focus na pag-usapan natin, USA, Philippines, at Malaysia. So, yon. So, bago tayo magtuloy-tuloy, gusto ko muna ipakita sa inyo yung kakainin ko ngayong araw. Ito, long slog, longganisa, sinangag, at itlog. Itong kakainin ko ngayon is 2-in-1, meaning para sa breakfast ko, sa para sa tanghalian ko. So, ganito ako madalas dito sa bahay kapag walang work. So, yung breakfast sa lunch ko, magkaisa lang. Tapos, kapag type ko kumain sa gabi, yun, kumakain ako sa gabi. So, pero most of the time, isang kainan na ako sa isang araw. Pero hindi obvious, no? Kasi sa minsan kapag napapalabas ako, napapagala ako, pwede naman madalas ako magala, napaparaming kain ko. And also sa work, doon, 3 pesos ako kumakain. Breakfast, lunch, saka yung tea break na sinasabi nila. So, ayan. So, itong longganisa, binili ko to sa isang Filipino store na nakalocate sa Bukidchambol Complex. So, kasama ito nung binili kong Pansit Canton. Sa, siguro napanood nyo na yun sa akong video, yung Pansit Canton, yung 3 flavor. So, kasama ito sa yung mga dilata na Filipino made. And, yan. So, sobrang miss kong pagkain ng Pinoy. At last, nakabili na rin ako. Ngayon, ang tagal ko na alam ba yung Filipino store, pero tamad ako bubili. Noon lang pumunta ko noon, sa ako na naisipan na mag-grocery ng Filipino. Itong sinagat, niluto ko ito. So, kung napansin nyo ibang kulay, brown rice siya. So, actually, hindi mas iisang ang brown rice, pero kasi iba yung structure niya ito sa natural, yung normal na white rice. And on diet kasi ako. So, kapag nandito sa bahay pala, white rice ng brown rice ang kinakain ko. Pero kapag sa labas, siyempre, wala namang brown rice doon. So, kinakain ko white rice. So, iyan. Sinangag, itlog na prito, pinito, and longganisa. So, itong binili, itong kakain ko ngayon is longganisang vegan. Sa, so, kaso hindi siya mabawang. Kaya ako, gusto ko yung ganun, yung mabawang na longganisa. So, dalawang flavor binili kong longganisa. Yung sa manghang. Tapos ito, yung ordinary. Ayan. Pero hindi ko masyado kinakain yung manghang kasi nga, dito sa Malaysia, manghang ang pagkain dito. So, gusto ko naman kumain yung hindi manghang. At by the way, siguro pa sa inyo, bakit yung hindi makakaiwala itong pan? Itong walang sariling plato, itong mga platito. Kasi dito sa Malaysia, typical na kanito handa. Kanito yung plato kapag kumakain ka sa mga hawker or sa food stall sa labas. Na nakahiwalay yung mga, ay hindi nakahiwalay yung pagkain sa isang plato mo lang yun. So hindi kagaya sa atin sa Pilipinas na kapag sa mga turo-turo, di ba? Nakahiwalay yung pagkain, yung sabaw, yung kanin, di ba? So sanin na ganito, isang tambala. So nasasanin na rin ako sa ganyan na klase na handa ng pagkain. So yan. Pero sa kapag punta, kahit sa mga Chinese, Indian, or Malay na kainan, ganun. Pare-pare ko. So, ayan. Okay? Unang bike tayo sa longganisa na sobrang miss ko na. So, hindi ito. First time kong kumain ng longganisa. Nakakain na ako this past few days. So, wala nung binili ko. Oh, so, ayan. Bungap. Nakakamiss. Tungkol sa may nangyayari sa mundo. Una natin pausapin yung USA. So USA ngayon ay nasa sentro ng atensyon ng mga na iba't ibang bansa because of the election na nangyari last week. So it's been a week already na since nung naganap yung election nila. At ngayon, hanggang ngayon, hindi pa nagkukonsito, hindi pa tinatanggap ni nung current president nila na si Donald Trump ang pagkapanalo ni Joe Biden. So
meron na kayong idea siguro sa anong nangyayari doon. And last week kasi, parang nagsalita si Trump na yung election sa America is rigged o at may punong-puno ng fraud. Pero maraming kumontra doon, lalo yung mga TV news channel na nga, sinasabi niya na walang evidence yung inilalabas yung site niya ng Trump. And continuously yung pagsasabi ng Trump regarding that. And kahit yung mga attorneys niya and anak niya nagsalita na rin. And by Sunday sa Amerika, Monday dito sa Malaysia, na-declare si Joe Biden as the new president ng USA and Kamala Harris na vice president ng USA. So Kamala Harris gumawa ng kwan history sa USA because she is the first female vice president, she is the first black vice president, and she is the first Asian American black president, and also she is the first Indian first vice president with an Indian descent. So yun, so ang dami first sa kanya lahat. So lahat nakatutok sa nila ngayon, and now nakatutok sa nila because of yun nga kung anong plano ng USA, kasi nga alam natin na USA, aside sa magulo yung politika nila doon and government nila because of Trump, US is always on the top of the listahan ng most number of COVID cases, and this past few days lumalaki nga yung number ng mga cases nila. Actually umabot ng 100,000 cases a day. Then ganun din death sila, US 18 ang may hawak ng number of deaths sa buong mundo. So yun, so hinihintay nila kung ano yung magiging action ni Biden at Kamala Harris towards this issue. And lately may napanood ko na nag-release sila about sa vaccine na baka magamit pa yung end of the year, and maipoproduce ng lahat ay mai-release sa buong USA sa by January or January, February, you know. So yun ang nangyayari mo na. Usapan naman natin yung Pilipinas. So, noong nakaraang linggo, kung ang US binabag nyo ng mga controversy regarding to sa election nila, yun naman, ang Pilipinas literal binabag nyo. Kasi dalawang bagyo yung tumating last week, and this week, may parating na naman na malakas na bagyo si Ulysses. And, ang nangyari nga last week, yung Pilipinas tinamaan ng bagyo si Rory. Tinamaan niya yung Bicol region, ang region where my father came from. So, suwan ng father ko. So, tinamaan, and maraming nasalanta, may mga ilang namatay. Maraming nawalan ng kabuhayan, ng bahay, kung ano-anong pa, mga alarihan. So, mostly ang mga affected, pina-affected ay Catanduanes, Albay, at Cabarines soon. So, yung mga heavily affected ng bagyo. And aside from sa yung sa nangyaring yun, ang daming dumalabas na naman ng controversy, ang daming mga issue dumalabas because of the tapatan ng Dilawan at ng DDS. And alam nyo, ako kasi non-partisan ako ng Pinoy, so wala akong sinusuportahan grupo. So kung may pinakita magandang kabila, susuportahan ko. Kung may pinakita mali, kukontrahin ko. So ganun ako, non-partisan ako ng Pinoy. And nakakatawa lang na kahit sa panahon ng ganito, ng kalamidad, may mayroon pa rin nagkababangayan.
nagkakasiraan at nakakalungkot kasi nga saling na magpakita ng support, magpakita ng tulong, eh, mas nauna pa nila yung gumawa ng issue, gumawa ng mga kontrobersiya. And nakakalungkot, on the part of Dilawan, kung question yung government because of no-show daw yung si President Duterte during the time na suma dumating yung bagyo. And for me, hindi sa kinakomplaint yung part ng government, pero why do we have to question the government kung you can see naman na gumagawa ng paraan para matulungan nila yung mga nasa lanta or yung preparasyon bago tumatay yung bagyo, diba? And hindi naman kailangan na every time nandun yung presidente. And we know naman na in the past days na may mga lumabas na balita na Duterte is having a problem with his health. So baka yun yung way. Pero it doesn't mean na hindi niya pinabantayan yung mga nangyayari. Hindi niya. At sa pa, hindi naman kikilos mga tao na yan kung wala yung utos ng Pangulo. So, for me, yun ang sentimento ko na can we stop complaining? Diba? Saan na lang tayo mag-complain after? Kung wala nang gawa yung gobyerno natin, saan na tayo mag-complain? Huwag during nung kalamitan sa tayo nag-complain about it. And nakakalungkot lang kasi nahahati tayo mga Pinoy. Parang nakikita ko dito sa nangyayari sa Pilipinas at yung nangyayari sa Amerika. Nahahati. Diba? Yung mga pro-Trump and pro-Biden nahahati sila. Yun lang, makaiba lang yung paglalaban nila. Same thing to sa Pilipinas, iba naman yung paglalaban nila. Pero nahahati tayo. Yung nakakalungkot na bakit tayo nahahati. And that is because of the politics na meron tayo sa Pilipinas at meron din sa USA. And speaking of USA at politics, last week rin, mabasa din yung haka-haka, yung mga false statement, false news sa Facebook and TikTok about kapag nanalo si Biden, tuloy tayo mapupunta sa China at maging province. That is totally imposible yung mangyari. Okay? Unang-una, and Biden naman, yung may marami kasi lumalabas na video and pictures about Biden and Xi Jinping na magkasama. That was then, yung during the time na under Vice President pa siya ni Obama. So, 2008 to 2016 yun. So, that time rin, yung China, ang friend pa siya ng buong mundo, unlike the day, this year, na enemy na siya ng buong mundo. Marami ng kalit na bansa sa China. So, I don't think na magiging body-body niya yung China, especially na ang daming yung issue yung kinakalooban yung China. And I think, hindi ko pa nga naririnig na nagsasalita siya about sa in-impose ni Trump na about sa China, kung tatanggalin niya or magpapatuloy yung relationship ng China and USA. Diba? So, sa akin, we don't have to worry about that. Isa pa, kahit nung nasaapuan si Trump, hindi naman natin nakitang tumulong si Trump. Diba? Wala naman siya naibigay na tulong sa Pilipinas regarding sa yes, they stood up with us during the yung pinaglaban natin yung Philippine West Sea. Pero hindi enough yun Diba? Hindi enough. At isa pa, isipin natin na wala man yung USA, meron pa naman ibang bansa na tutulong sa ating mga Pilipino. Diba? Kasi may nabuo ng grupo dyan yung tinatawag nilang Quad, yung Japan, Australia, USA, India, na kukontrahin nila yung China. Then, sumama na rin yung France at Germany sa Quad na yon na kukontrahin yung China. So, hopefully, sila yung makakatulong natin. So, huwag tayong umasa na USA lang. Maraming bansa yan na makakatulong sa bansa. If ever tumatang yung time na kinakatawatan nga nila na how you call it, yung mapunta or ang kinintayo ng China. And second, kung mayroon man tayong kinakatawatan, hindi si Biden. Kundi yung nakaupo sa Malacanang ngayon. Diba? Very obvious na siya yung friend ng China. And sa ayaw o hindi natin, DTS ka man,
yun ang realidad, di ba? Open naman siya, di ba? Walang Pilipino hindi nang alam na friend niya ang China, ang CCP, ang Xi Jinping, di ba? So, kung mag-alala ka to sa nakapo, di ba? Lalo pa ngayon, nakakatuda yung mga nakapaligid sa niya, lalo na si Bongko, di ba? I don't trust Bongko. To be honest with you, I don't trust Bongko. I hope sana maninindigan tayo mga Pinoy. As a one, walang DTS, walang Dilawan, walang non-partisan. Pero as one, sa Filipino lang tayo. Then magbabagawa natin na kalabanin natin China na hindi tayo sakupin or gawin propensya. Pero like I've said, wala tayong reason para mag-alala kasi nga there's no sign of na mangyayari yun. Yun lang, inaangkin nga nila yung South China Sea. Pero aside from yung pag-angkin sa Pilipinas, imposible. Malayo pa. Diba? Kasi kapag ginawa yun ng China, makalaban niya yung ASEAN at makalaban niya yung sinasabi kong bad. So kahit ulit tayo. Okay, pag-usapan naman natin dito sa nangyari dito sa Malaysia. So, yung Malaysia, dumadaan na rin sila sa problema nila sa government, problema nila sa politics. Pero of course, hindi ko ipag-usapan yan because labas tayo dyan. And nangyari ito mga earlier part of November. So, tapos na. So, ang pag-usapan natin nangyari ngayon is about to sa COVID-19 dito sa Malaysia. So, dumalala yung COVID-19. This is the second wave of COVID-19. At ngayong November nga, nag-declare yung government ng Malaysia na to have a CMCO sa mga certain state dito sa Malaysia. Actually, dito sa Penang, nag-start yun noong 6. Pero, noong Lunes, dineclare nyo na may extend dito hanggang December 6. Yung CMCO. So, wala naman pagbabago except that kailangan mo lang sumunod sa mga protocol. Para sa kalaman nyo, since October, pumasok sa second wave yung Malaysia and ang pinakamalaking natamaan ng nung second wave ng COVID ay yung Sava na naging controversial rin kasi nga inangkin ng Pilipinas lately. So yun, Sabah, then yung mga dati ng malaki ang cases like Silangor, Putrajaya, and Kuala Lumpur. So yun. Then, dito sa Penang, for the first time, nagkaroon dito ng malaking number of cases ng COVID. And I think around 1,000 na lahat yung total since the March. Actually, ang Penang ay isa lang to sa dalawang state dito sa Malaysia na nakaroon ng green zone na status. I think May until early part ng September. Then, later part ng September, nakaroon na ng cases ng virus. So yun. So, wala namang nagbago. Hindi naman sila naging stricto. Last week, medyo ilang araw na nakaroon ng mga roadblock, pero nung Lunes tinanggal nila, nung after ni Naitiglir na magkaroon ng extension ng
si MCO dito sa Malaysia. Ay, lalo na natin sa Penang. So, tinanggal din ng roadblock. So, everything's normal. So, I think sa ang focus na dito ay yung wearing of mask, social distancing, tapos kahit sa lugar ng kainan, kailangan hindi puno. And curfew. Medyo later yung pag-curfew, mga around 12 nata. Kailangan wala ng tao sa labas. So, yun yung pagbabago dito sa Malaysia. So, nothing to worry, to be honest. And okay naman dito. Wala, so far, so far, wala pa naman ako nababalita ang Pinoy na who got sick of COVID. And very happy naman ako dito sa Malaysia na wala rin. Walang Pinoy yung nagkaroon ng case ng COVID dito sa Malaysia. And hopefully, sana matapos na. Actually, naririnig ko meron daw vaccine ng China rito na sooner papatupad nila. And sa totoo lang, I don't trust the vaccine of China. Mas gusto ko magtukma yung vaccine ng USA kasi China. Yeah, you know kung bakit. Kasi doon galing yung pan. Doon na manufactured yung virus. So, yun. So, yun ang nangyari kayo dito sa Malaysia. So, nothing to worry. Politics, medyo nanahimik ngayon yung politics kasi mga early part or later part ng October, medyo magulo kasi nga may mga gustong mag-agawan ng position, gustong kulin ng position ng isa, ganito, kanya. Pero I'm happy that politics in Malaysia now is silent, includes smooth, walang gulo, and at peace now. And hopefully, kung meron ba mangyari nga, ganyan na yan, next year na lang, after pandemic, diba? So, there you go. So, kahit tayo, tahinin na lang ito. Last. Ito ko natutapos yung video ko. And again, thank you sa mga nanonood ng video ko. Hindi lang dito sa Property Blondie, but also to my other channel, like the guy, Alan Borja. Maraming salamat po. Hindi ko pin-expect na maraming manonood doon. Then, the Alex Nisio, may reaction video channel. Thank you very much. And na-appreciate ko yung suporta niyo. And sana tuloy-tuloy. And sana tito rin sa vlog ko. Maraming sumuporta. Ma-enjoy nyo itong vlog ko. Itong channel na to. So, thank you very much. So, again, kita-kita tayo sa susunod na video ko. And have a nice day sa inyo.